Parang 80s basketball ang laban, matinding pisikalan ang nangyari between the two teams. Grabe naman ang lipad dito ni Trey Murphy, parang nakatrampoline. Matinding ang laban ang nangyari. Another laglagang game sa NBA, this time New Orleans Pelicans laban nga sa Sacramento Kings, bakbakan para sa 8th seed sa West. Start na agad tayo in the first quarter, abay up and down agad ang laban natin. Mabilisan ang pacing ng two teams at si Brandon Ingram ang nanguna para sa Pelicans. At para naman sa Kings ay itong si Domantas Sabonis, ginagamit ang bilis niya kay Valanciunas. Then itong si De'Aaron Fox biglang take over mode para nga sa kanyang team. Umiscore nga ng 7 straight points para nga kunin ang lamang. 18-13, get na pa timeout tuloy ang Pelicans. At sa last minutes natin ay kahit papano ang home team ay nakabawi naman dito sa mga Dayo na taking control of the game. Nakadikit nga sila 24-22 matapos ng first quarter. Second quarter natin, abay alimaw dunk attempt dito ni Trey Murphy, kaso nagmintis nga siya dyan. At talagang dikita ng laban natin dito. 3-pointer nga ni Keegan Murray, agarang sinagot ng end one play ni Jose Alvarado, din ang lupit ng left hand dunk neto ni Najee Marshall, napatimeout tuloy ang Kings. At talagang ang grit and grind ang laban natin dito, matinding depensa ang pinakikita ng dalawang teams at parang 80s basketball pa tayo sa grabing hard fouls na binibigay nga ng Pelicans dito. At mukhang apektado dyan ang Sacramento Kings as they go down sa laban. 38-31, timeout na naman ang kanilang itinawag. Matapos yan, abay si Larry Nance Jr. tinulak sa mukha itong si Keon Ellis, walang tawag, at ang physicality nga ng Pelicans, too much for Sacramento. Lumobo na sa 12 ang advantage na kanila. And then away pa ang hanap dito ng Pelicans player, parang dinadarag ang Kings, pero ito si De'Aaron Fox answers sa kanila. At ginawang single digits ang lamang bago tapusin ang first half, 54-45. At sa ating third quarter naman, Brandon Ingram end one play agad ang ginawa. Then sumubok naman ang Kings na sumagot, pero ang depensa ng Pelicans dito abay lalo pang sumikip, kaya't lalong problema ang dulot nito sa mga Dayo. Lumobo na sa 14 points ang lamang sa kanila. Pero buti na lamang nabuwayan ng Sacramento after the timeout, back-to-back 3-pointers ang ginawa, plus magandang depensa ang Pelicans naman ang napa-timeout dito. At sa last minutes natin, abay matinding back and forth ang ating nakita dito from both teams, at sila nga isagutan sa opensa kung saan sina De'Aaron Fox ay unti-unting nakalapit dito sa home team. Pero after 3 quarters, the Pelicans still ahead by 9 points, 83-74. At para nga sa ating 4th and final quarter, bayang Pelicans sinusubukan ngang tapusin na ang pag-asa netong Sacramento Kings, pero hindi nga sumusuko agad ang mga Dayo dito at talagang sumasagot naman kahit papano, at hindi nga masyadong pinapalaki ang lamang sa kanila. Kaso ang problema nga nila ay hindi sila makashoot ng 3-pointer, sobrang lamig nga ng shooting nila. Then samahan pa nga ng takeover mode dito ni Brandon Ingram, abay lumobo na sa 20 points advantage dito ng Pelicans, at bukang nanlulumo ng Sacramento Kings. At yan nga mga idol ay nagdulot na rin ng kanilang pagkatalo this game, laglag sa playoff contention.